Amen. Praise. Hallelujah. So, sige po tayo ngayon ay isasamba sa Diyos. Hallelujah. Amen. So, tayo narito para mag-alay at sumamba sa ating Panginoon. Meron ba kayong dalang panghandog sa Panginoon ngayong umaga na ito? Ang sabi doon, lumapit kayo sa Diyos na mayroong dalang panghandog. Ano? Sabi nga sa Exodus, huwag kayong lalapit sa Diyos nang walang dalang panghandog. May dala ba kayong panghandog sa Diyos? Amen? Hallelujah. So, ano ang dala niyong panghandog? Ano bang inyong katawan ay handa ba kayong i-offer sa Panginoon? Amen? So praise God nga. Ngayon pong umaga tayo ay sasamba sa ating Diyos. Ano? Sabi niya, offer your body as a living sacrifice. Ano? Holy and acceptable to God. This is your reasonable service. So ngayon, magsiserve tayo kay Lord. Amen? Hallelujah. At siya'y karapat dapat papurihan. At siya'y naririto ngayon, ang Panginoon, kasama natin. Sino naniniwala nandito ang Lord? Amen. Amen. So kung nandito ang Lord, nakikita ka ni Lord, at ito yung time na ibigay mo yung tunay mong pagsamba sa Diyos. Amen? Kapag ka nandito si Lord, ano kaya ang itsura mo? Magandang umaga po sa inyo. Well, come muli sa gawain ng Lord. Salamat sa Panginoon na kasama namin kayo ngayon. Na-miss namin kayo. Ayan. So praise God. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Ayan. Hallelujah. So praise God. Sige po tayo magsisimula sa gawain ng Lord. Hallelujah. Isipin mo na yung time na ito para kay Lord. Sa iyo at sa Lord. Ikaw ay maghahandog ngayon sa Diyos ng papuri at tayo'y sasamba ngayon. Kung naniniwala ka na nandito ang Diyos sa ating kalagitnaan ngayon, ibigay mo yung papuri mo. Ibigay mo yung tunay na pagsamba sa Espiritu at Katotohanan. Hallelujah. Sige po, at binibigay sa ating MC. Yan, amen. Isang mapagpala. Umaga po sa ating lahat at nagagalak po ako na makita kayo ngayon dito. Nagagalak din po ang Panginoon na makita tayo dito na pagpulihan ng kanyang pangalan. Amen. So ngayon po, inaalala ko po kayo na sabay-sabay po tayo umawit sa pagpulihan ng ating Diyos na buhay sapagkat siya ay dakila at siya ay mabuti. Yes, Lord Jesus!
po yung manalangin. Father God, maraming salamat po muli sa umaga na ito, Panginoon, na ikaw ay kasama namin, O God. Tunay nga po ay na ikaw ang Diyos na nakakatalos ng mga puso't isipan. Walang bagay na sa iyo ay maililihim, Panginoon, kundi ang lahat ay mahahayag, Panginoon. Ama, salamat po, O Diyos, maging kami man ay hindi nagiging tapat sa iyo, Panginoon, maging kami ay hindi nagiging karapat-dapat sa iyo, pero dahil sa iyong habag, sa iyong biyaya, kami nagiging tapat, kaya at karapat-dapat sa iyong paningin. Kaya, Ama, without your grace, Panginoon, hindi ka namin masasamba. Without your spirit, O God, wala kaming magagawa. Kaya, O Diyos, hayaan mo, Panginoon, sa umaga na ito, through your grace, Panginoon, and by your spirit, ay ikaw aming masamba, ikaw ay aming mapapurihan, maitaas ang dakilang pangalan. Salamat, Ama, hallelujah, sa iyong masaganang biyaya na aming ngayong natatanggap, nadarama, naranasan, Panginoon, dahil wala kaming magagawa sa ganang amin, kundi sa yaman ng iyong biyaya. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. At hayaan mo, O Diyos, na sa umaga na ito, ng bawat dala-dala namin mga papuri, Panginoon, na nais namin i-offer sa inyo, Panginoon, ay umabot sa iyo, O God, sa iyong trono, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo lang na papuri pa sa salamat. Sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, at ipong masahin salita ng Panginoon. Purihin natin si Yahweh. Awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh. Lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh. Ngalan niya isang bahin. Araw-araw, ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila. Sa madla, ay pahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, malapat na papurihan, higit sa sino mang Diyos, siya'y dapat na igalang. Ang Diyos ng sanlibutan ay pawang mga Diyos-Diyusan, si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya'y puspos ng kalangalan at ng kaluwalhatian. Ang lakas niya't kagandahan ay sa templo mamamasdan. O si Yahweh ay purihin ang lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at kanyang kaluwalhatian. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas ng kabanalan, humarap sa nangingilig ang lahat sa sanlibutan. Si Yahweh ay siyang hari. Sa daigdig ay sabihin, sanlibutan ay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman, lahat tayo nalilikha na nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kawis sa galak ay mag-awitan. Si Yahweh ay darating na upang lahat ay hatulan at kanyang paghahariin ng sakdal na katarungan. Amen. Amen. Praise God. Kamusta po? Magandang umaga, mga kapatid. Amen. Ngayong umaga, tatapakan natin ang mga suliranin. Amen. Tapakan mo mga suliranin na yan. Hallelujah. At itataas natin ang mga papuri, pasasalamat at pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. Muli natin palangpakan ng Panginoon. Magpupuri sa iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa iyong biyaya, O Diyos.
salamat po. Amen. Hallelujah. Dahil lang sa pag-ibig mo, Panginoon, kaya kami nagkakasama-sama. Yes, Lord, yung pag-ibig mo bumubuo sa amin, Panginoon. Hindi namin kaya ang lahat, kundi po ikaw ang kikilos, Panginoon. And you are able, Panginoon. Kayang-kaya mo, Lord, gamutin ang lahat ng sakit. Pag-aangin ang lahat ng nararamdaman. Iayos ang tinangunawaan, Panginoon. Salamat po. Because your grace is enough. Lord God, may mga suliranin man ngayon. Hindi namin alam, oh God, kung dinadala ng bawat isa. Pero by faith, Lord, tinatapakan namin lahat ang suliranin ito at patuloy namin itataas ang pagsamba sa isang Diyos na napakabait, napakabuti, bumubuo. Hallelujah, Lord. Napakabuti niyo po, Panginoon. Hindi ka nagkulang kahit kailan. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming kapahingahan, O Diyos. Hallelujah. Salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Go down, my Lord, go down.
ikaw ay kasama, anak, anak. Kahit kay Diyos, di ka nagkula. Sulit ang ilan, kaya ikaw ang awitan.
Amen. Praise God. Napakasarap magpuri sa isang napakabuting Diyos. Salamat sa Panginoon. Kahit kailan, kahit saan, di siya nagkulang. Salamat sa Panginoon. So, muli po magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa kay asawa ni Brother Dan. Anong pangalan ni Mrs.? Si Angie. Si Sister Angie. Ayan, nasa Boracay kayo na nakaraan ba? Tama? Kaya na kayo umuwi. Isang araw. Wow, salamat sa Lord. Oh, nakapag-relax kayo, ano? Enjoy ba? Okay, dito pasok kayo. Sige. Okay, so salamat sa Panginoon. Hallelujah. So praise God, purihin ang Panginoon. Kaya, ang Diyos ay laging mabuti, laging sapat ang kanyang biyaya. Amen? Sabi nga, dumaan man tayo, ang mga pagsubok sa buhay talagang naandyan. No, sabi ng Panginoon, sa mundong ito mayroong kapigatian. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen? So, praise God. Alam na natin meron dadaanan. Pero lakasan mo ang iyong loob. Kasi napagtagumpayan na yan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Kung wag mong tingnan siya nang nandyan, ang tingnan mo yung tinapos ni Jesus. Ano sabi niya, tinapos ko na yan. Tinapos na ng Panginoon. Yun ang ating tingnan. Anong ibig sabihin? Tagumpay na. Amen? Kahit maaaring daanan natin lahat talaga yan, di talaga tayo exempted, ano? Pero ang promise ng Lord, hindi naman niya sinabing aalisin ko sa inyo yung mga pagsubok eh. Hindi niya masinabi niya aalisin yung mga kapikat yan. Ang sabi niya, dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Dumaan tayo man sa apoy, hindi tayo masusunog. Yon ang promise ng Panginoon. Itatawid ka niya sa kabilang baybayin, ano? Tatawid ka niya. Sabi ng Panginoon, ito ang utos. Joshua chapter 1 verse 9. Basahin nga natin. Ito ang utos. Sino dito yung mga nangihina? Sino dito yung may mga pinagdadaanan? Ito ang sabi ng Panginoon. Joshua chapter 1 verse 9. Tagalog na lang. Ayan. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kaya anuman ang pinagdadaanan mo, huwag kang matakot, magpakatatag ka, sapagkat ang ating Diyos lagi mong kasama. Amen? So, kaya tayo po ay naririto para sumamba sa Diyos. Naibigay niyo ba yung pagsamba niyo sa Diyos? Amen? Amen? Hallelujah. Ngayon po ay dadako naman po tayo sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon. Handa ka na bang makinig? Handa ka na bang matuto? Amen. So bago po ang lahat, yung ating laging binibigkas, atin pong sambitin, ideklara sa ating mga buhay. Hallelujah. Sabay-sabay po natin bigkasin. 1, 2, 3. I am, I have, can do, I am a disciple of Christ, ready to learn, in Jesus' name, amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Are you a disciple of Christ? Amen. So praise God. So ngayon pong umaga, hallelujah, kung natandaan nyo po yung last Sunday, anong pinag-aralan natin? It is about hearing the message of the kingdom. Ano, kung gano'ng kahalaga yung pakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos. Well, sino po dito yung na-born again na? Huh? Sino yung na-born again na? So, I hope na hindi po tayo nagkakaroon ng confusion sa grace, sa gospel of grace and gospel of the kingdom. No? Ang gospel of grace, yan po yung magandang balita sa ating mga hentil. Na tayo hindi kasama sa tipan ng Diyos, hindi tayo ay godless,
Christless, hopeless, covenantless, hindi kabilang sa bansang Israel. Ang magandang balita sa atin, yung tinapos na gawa ng Panginoong Jesus, nagkaroon tayo ng pagkakataon na maging kabahagi ng kaharian ng Diyos. Yun ang napakagandang balita. Kaya sabi niya sa John chapter 3, verse 5, John chapter 3 verse 5. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinabi ko nito. Malibang ang isang tao'y panganak na sa pamamagitan ng tubig, sa English na lang. Sabi, Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man, hindi sinabi, except a Jew. Ano? Kasi ang kausap niya rito, si Nicodemus, sa isang pariseo na Hudyo, nagtatanong sa Panginoong Jesus, paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water. Kasama ka ba doon sa man? Yes. Amen. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, ibig sabihin, kaya ikaw ay naborn again, kasi requirement yon para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Kaya, lagi kong sinasabi, hindi po tayo tumitigil sa pagiging na ikaw ay naborn again. Ang pagiging born again mo, umpisa pa lang ng iyong travel o yung iyong journey sa buhay na ito. Kung hindi, nakilala natin si Jesus as a lamb, a perfect sacrifice, our Savior. Pero pagpasok mo sa kingdom, you will know Jesus as your King. Kaya pag nakilala mo siya as your King, sigurado magseserve ka sa Kanya. You will serve Him pag nakilala mo si Jesus as King. Pero pag si Jesus nakilala mo as a door, as a way, hanggang doon lang ang pagkakilala mo kay Jesus, baka hindi ka magserve sa Kanya. Baka kung kailan mo lang siya kailangan, tsaka mo lang siya tatawagin. Huwag kang manatili dun sa pintuan. Pumasok ka. Huwag kang manatili dun sa daan. Yes, He is the way, the truth, and the life. Pero huwag kang manatili sa daan. Dumiretso ka. Para makilala mo si Jesus as King. Ito yung pinakamahalaga na makilala mo si Jesus as King. 2,000 years ago, tapos na. It is finished, sabi ni Jesus. As a Redeemer, sabi ni Jesus, it is finished. Ngayon, this is the time na makilala mo si Jesus as King. Amen? Amen. Kaya, yung ating mensahe noong last Sunday, kung ito yung kahalagahan ng pakikinig ng mensahe ng kaharian ng Diyos. Sapagkat ito'y napakahalaga. Ito yung ayaw ni Satan na marinig mo. Kaya kapag ito ay narinig mo, ang sabi niya, 13:19 ng Matthew, when anyone hear the word of the kingdom and understand it not, then come the wicked one and catch away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the wayside. Sa Tagalog, ang sabi niya, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inunawa, siya ay katulad ng bining na laglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensahe kanyang napakinggan. Ganyan katakot si Satan sa mensahe ng kingdom. Pag narinig mo ito at naunawaan mo, makakalaya ka sa kanyang paghahari. Remember, may dalawang kingdom dito sa earth. Kaharian ni Satan, kaharian ng Diyos. Mahirap paniwalaan, pero yon ang katotohanan. Sinabi ng Panginoong Jesus mismo.
Amen? Meron dalawang parian. Ang sabi nga niya, tinatawag pa itong God of this world. You know, Satan, 2 Corinthians chapter 4, verse 4, tinatawag pa itong God of this world. Ruler. Tinatawag din siyang ruler. Kaya, may dalawa. Kaya napakahalaga na pag narinig mo ang mensahe tungkol sa pag-aari ng Diyos, ito'y tinitignan ni Satan. Naintindihan kaya nito? Pag hindi mo naintindihan, kukunin niya yon. Kasi pag naintindihan mo yung kingdom, you will reign as king in this life. You will reign as king in this life. Hindi ka na alipin. Hindi na ikaw yung uutusan. Pwede kang mamuhay at magkahari sa mundong ito. Amen? Hallelujah. So, praise God. Ngayon po, tayo po naman ay makikinig ng mensahe tungkol pa rin, kaugnay pa rin sa pagkahari ng Diyos. Maraming tayong pinagdadaanan, pero ang mensahe ng pagkahari ng Diyos, ito yung ating, pag ito yung ating napakinggan, sabi nga, tayo ay magkahari sa mundong ito. Amen? Kaya, hindi ko na po patagalin, tawagin ko na po ang kanyang lingkod na mag-aatid ng mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Kaya, focus po tayo at pakinggan nating mabuti upang huwag magkaroon ng pagkakataon si Satan na maagaw ang mensahe na ito na para sa inyo. Muli po, tinatawagan ko ang mag-aatid ng mensahe ng Panginoon. Walang iba kundi si Pastor Ed. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Morning. Magandang umaga sa ating mga bagong kapatid na nandito. Samahan niyo ako dito sa journey, no? Tulad nga ng sinabi ni Pastor yung nakaraang linggo na dalawang kingdom. Tatandaan niyo ba? Dalawang kingdom meron tayo sa mundo. Dalawang kingdom. Ang kingdom of our God. At saka ano rin sa kingdom? Sa mundong ito, meron kingdom dito. Ang tatanggahari ay sino? Si Satan. Sino unaw na born again? Parang wala nagtatasok na born again. Yun. So marami na born again. So tayo ay nagpapasakop na sa ating Diyos. Tama po ba? Tayo ay nagpasakop na sa ating Panginoon Jesu Kristo, ating Diyos. Dahil nga lang na mayroong hari dito sa mundong ito, nadadala tayo ng paghahari na ito. Kahit ayaw nating gawin, dahil sa sobrang galing ng hari na ito, nadilisib tayong gumawa ng hindi natin gustong gawin. Naniniwala po ba kayo na kayang gawin ng Diablo na kahit ayaw mong gawin, ipagagawa sa iyo? Yan po yung ating pagtutuunan natin ng pansin. Kung paano po tayo makakaiwas sa mga ganong bagay. Mahirap po talaga kontrolin yung mundo nito. Pera, number one. Paghihirap sa buhay. Mga problema sa bahay, pangangailangan, number one yan. Yan yung isang bagay na nakakagulo sa ating buhay. No? Kaya tingnan po natin, enjoy ito. Samahan niyo po ako na maibigay sa inyo yung mensahe ng ating Panginoon. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pribilehiyong ito na magamit mo, Panginoon, upang ibigay ang mensahe na inyong gusto mong maipaunawa sa bawat isa. Panginoon, itago mo po ako sa inyong likuran. Hayaan niyo po na kayo ang magsalita sa mga kapatid na ito upang mayatid ng tama at maayos ang inyong mensahe. Hayaan niyo ang mensahe ito ay tumimo sa puso ng bawat isa upang ito ay kanilang malakaran, upang hindi matisod sa kanilang buhay at magampanan ang inyong kalooban sa natitirang buhay sa kanilang sa mundo nito. Maraming salamat, Ama. Kabayan mo po ang bawat isa and let
our spiritual eyes of understanding, Panginoon, ay laging nandiyan upang maunawaan ang lahat ng mensaheng gusto niyong ibigay sa araw na ito. Sa inyo po namin tinataas ang lahat ng ito ng may papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoon si Kristo, na aming tagapagligtas. Amen. So muli, ano? Tayo ay naborn, born again na. So tayo ay nagtagumpay na dahil ang tinapos ng Panginoong Jesucristo ay katagumpayan. Tama po ba? Tagumpay na tayo. Sabi nga po sa Romans 8:37, pakiyan mga Ate Marla. Hindi sa lahat ng ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay dahil sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin. Matagumpay na tayo. Ito na yung ating kinatatayuan. No? Sabi nga ni Pastor, we are standing on victory. Tinapos ng lahat ng Panginoon. Ngunit, yun nga yung sinasabi na meron talaga tayong daraan na kapighatian. Hindi sinabi na hindi tayo magkakaroon. Pero ang pangako niya, lagi siyang nandyan. Lagi siyang nandyan. So lahat tayo hindi makakawala sa pagsubok na ito. At ang pagsubok na ito ay siyang gumugulo. Ang hari ng mundong ito, na siyang sumasakop ng mundong ito, dahil na hinayaan natin, no? Hinahayaan natin. Kaya ito tatapik ang ating didiscuss ngayon, kung paano tayo makaiwas at makalaban. No? Yung ibinibigay niya sa ating mga sandata upang tayo ay hindi pasukin ng mga bagay na ito. Ito po ay yung armor of God, no? The complete armor of God. Sabi po diyan, ano yung ating ngayon? Kulay na ano ba? Yung picture? Yan. Yan po yung armor of God. Helmet of salvation. Breastplate of righteousness. Belt of truth. Sword of the spirit. Shield of faith. Shoes of the gospel of peace. Sige, puntahan po natin sa Ephesians chapter 6, verse 10. Ito po ang nasa saad, ano? Sabi daw dyan. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Next verse, please. Isuot ninyo ang buong kasuotan, pandigma na kaloob ng Diyos. Kung nakita nyo pong picture yon, yun ay picture lang po, no? Na makita nyo naman ng isang kawal, kumpleto po yan. Full battle gear yan pag nakikipag-gera. No? Yung po ay picture lang. So, ayan po, ganyan po ang itsura niya kung tutusin. Pero yung binibigay po sa atin ng Diyos ay yung spiritual, no? Spiritual na sandata kung ano yung gagamitin natin sa pagpugsa ng mga kalaban na dumadayo dito sa mundo ito. Na siyang nag-deceive sa atin upang gumawa ng kasalanan, no? Balik tayo doon, Ate Marla. Sabi diyan, suotin niyo ang buong kasuot ang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. No? Talagang meron diablo. Kahit tayo sadyang umiiwas, pipilitin ka niyang gumawa ng kasalanan. Sabi nga, walang tao gustong gumawa ng kasalanan. Naniniwala po ba kayo dyan? So kung naniniwala kayo, mahal nyo na ang inyong mga kaaway. Isa lang nag-amen, parang si Ate Banshee lang ang tumatanggap na mahal niya na ang kanyang kaaway. Kasi minsan nakikita natin yung kaaway, talagang kaaway, dahil yun ang titignan mo, kaaway. Kung titignan po natin ang sinabi ng Diyos, we are created like Him. Gagawa po ba ang Diyos ng isang tao na magiging kaaway mo o makasalanan? Di ba po hindi? Kaya po ito tinuturo sa atin, hindi na po tayo ganun. Ang pagtingin po sa ating mga makakamalian ng bawat isa ay hindi po siya ang kalaban. No? Dada po tayo doon kung sino yung mga kalaban natin ito. No? Inaano ko lang po na hindi po ang mga tao ang kalaban natin sa mundong ito. Hindi po sila. No? Tuloy po natin sa 12, Ate Marla. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, yan. Kundi, kanino raw? Sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa ipapawid. Sino raw ang mga kalaban?
hindi tao ang kalaban natin dito, kundi yung spiritual, no? Mga nag-aari, mga principalities, yung diablo na sumasakop sa mundong ito. Yan ang ating kalaban. Kaya pag nakita mo ang kumari mo, nagalit na galit ka, huwag ka nang magalit sa kanya dahil ayaw niya nun. Ayaw niya magkasala. Dangan nga lang na may diablo na umiikot sa mundong ito. Masipag po yun, 24/7, naghihintay lang yan upang tayo ay pasukin, upang tayo magkaroon ng pagkakamali. Born again na po tayo, tama po ba? Tinanggap natin na tayo ay kaisa lang ng ating Panginoon. Pero hindi po tayo natatapos doon, sabi nga ni Pastor. Ito pa lang ay isang umpisa. So pangalagaan po natin kung ano yung meron na ibinigay ang Diyos. Kaya napakabuti ng Diyos, binigyan na tayo ng kaligtasan. Binago na ang ating buhay. Pero ito pa, isang binibigay niya upang tayo ay lalong maprotektahan sa mga laban sa mundong ito. Kasi darating kasi ito, alam ng Diyos. Kaya ito binibigay each and every one of us para gamitin, hindi para tingnan. Gagamitin po ito suot-suot sa araw-araw yung buhay. Suot-suot, ibig sabihin, nasa inyo. No? Tuloy tayo, Ate Marla. Sabi daw sa 6:13, kaya gamitin ninyo ng kasuotang pantigma na mula sa Diyos, na sa gayon, makatatagal kayo sa pagkikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. Sinabi dyan, no? Pagdating ng araw, hindi sinabi pagdating ng maraming araw. Minsan lang. No? Kaya, ang diablo, naghihintay lang po yan ng right timing. Hindi po tayo lahat exempted. Kahit si pastor o kahit sino man sa atin, hindi po exempted dyan sa diablo na papasok sa atin. Lahat po tayo pwedeng pasukin yan. Kung hindi po tayo gagamit at hindi po natin pinangalagaan yung ibinibigay na kasuotan ng ating Panginoon. Isa lang po ang mawala dyan, check yan, na merong papasok na kakaiba at merong magiging problemang mag-a-arise sa ating mga buhay. No? Sabi dyan, sa 13, talila mga Ate Marla, sabi dyan, sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. So, yung pagtayo na yan, na, nire-remind tayo, ano ba pilang tinatayuan natin? We are standing na victorious na tayo sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Di ba sabi niya? Na pagtagumpayan mo na ang lahat ng ito. Pero may darating talagang kapigatihan. Kaya pinasusuot sa atin itong pasuotan na ito upang matatili tayong nakatayo. Upang tayong manatiling makatayo. Malabanan ang mga nagahari sa mundong ito. So 14, Ate Marla. So ito po yung una, no? Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywa ang sinturon ng katotohanan. No? Tutuloy na natin muna bago natin isa-isena. Isuot ninyong sapatos sa pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Next. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palasok ng diablo. 17. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So isa-isa ito natin, paano muli yung picture, Ate Marla. Isanta natin yung sandata na ibinigay ng Diyos. Sino nagmomotor? Sa pagmomotor, kailangan natin na helmet. Tama po? Para saan daw po ito? Anong gamit tong helmet para sa motor? Protection para sa ulo. Ito pong binigay na yan, na helmet of salvation, ibinigay po sa atin para saan daw? To protect the mind. Andito po ang ating isipan. At dyan po pumapasok. Diba, nakatandaan po natin yung turo na tayo ay espiritu na may kaluluwa na nananahan sa katawang ito. Ano po ang naging perfecto sa atin at ang naborn again? Yung espiritu. At dyan sa spirit na yan, dyan tayo ginawang perfecto ng Panginoon. Hindi na po pwede magkamali yan. Dahil nandyan na po ang pinangako ng Diyos mula nung tinanggap natin si Kristo. No?
Sabi nga sa Ephesians 1:13, no? Ano sabi diyan? Yan ang tatak natin. Sabi daw, Ephesians 1:13, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan. Ano raw yung katotohanan na yan? Ng magandang balita na nagdulot ng ating kaligtasan. No? Yan yung salvation. At sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak sa paghirang sa inyo. Natanggap po ba natin yung Espiritu? Sinabi dyan, kung talagang tayo ay naniwala sa kaligtasang ibinigay ng ating Panginoon, matik yan. Meron kang tatak ng Espiritu. Nandiyan po sa katawan ninyo. Naniniwala po ba kayo na tinanggap niyo si Kristo, na andyan na po ang Espiritu sa inyong mga katawan? Nandiyan po. Huwag po nating hanapin. Ang salita po ng Diyos ay authority. Naniniwala po kayo sa salita ng Diyos. Siya po ang final. Yan po ang katotohanan. Nandiyan po sa atin ang Espiritu. At yung Espiritu na yan ang gagabay sa ating paglakad. Nandiyan siya upang i-remind tayo sa mga bagay-bagay. No? Balik tayo, Ate Marla. Helmet of salvation protects the mind. Sabi nga, sa Espiritu tayo pinerfect, saan tayo nagkakasala? Sa soul. Yung mga EMI student dyan, sagot-sagot, kaway-kaway. Kaway-kaway, mga EMI student. Doon tayo sa kaluluwa pinapasok ng mga diablo ito. Kasi yan ay hindi ginawang perfecto ng Diyos. Yan ay, ang trabaho ng soul na yan ay tumatanggap ng mga kaisipan, no? Mabuti man o masama, dumadaan dyan. Kaya dyan tayo, kaya ginibigay sa atin ng Diyos yung helmet na yan para maprotektahan yung isipan na ito. Para huwag tayong pasukin ng masama. Kasi binigyan na tayo ng wisdom kung ano ang tama at mali. Dahil na nanampalataya na tayo, binigyan na tayo ng karapatan upang ma-distinguish kung ano ang tama sa mali. Alam niyo na po yan. Bakit nagagawa pa natin ang mali? Naano niyo po ba yun? Alam niyo na na mali yung gagawin, pero ginagawa pa rin natin. Bakit kaya? Una, nanampalataya, naniwala sa Panginoon, kayo'y binago, tayo'y binago, bagong tao na tayo. Pero bakit ganun? Nakakagawa pa rin tayo ng pagkakamali. Yan po yung isang purpose ng helmet. Kasi yung pagkakamaling ginagawa natin, galing po yan sa principalities ng mundong ito. Na kahit ayaw mong gawin, mas gugustuhin mo siyang gawin kaysa sa mas makabubuti. Kasi nandiyan pa po yung sin nature, hindi pa natapos, sinasanctify pa ang lahat ng bagay dito sa ating isipan. Hindi pa perfecto, marami pang problema. So isang purpose po ng helmet na yan is to protect, no? Para hindi tayo pasukin ng kalaban. Sabi to, diyan, no? Sabi niya, nung tinanggap niyo si Kristo, alam niyo ba na binigyan na kayo ng ano? Ang tawag niyo ito? Birth certificate. Alam niyo ba na may birth certificate kayo? Binigay sa inyo ng Panginoon? Tingnan po natin. Sa sa John 1:12. Yan po yung spiritual birth certificate na ibinigay sa atin. Pinakikita ko lang po dahil ito po yung mga katandahan na ibinigay sa atin ng Diyos na siya ang gumawa lahat para sa atin. Tinatanggap lang po natin para lakaran. No? Sabi dyan, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan. Sino raw binigyan? Ako lang ba? Lahat. Binigyan niya ng karapatan maging mga ano raw? Anak na kayo ng Diyos.
Amen? Anak na tayo ng Diyos. Magalak. Yan na po tayo. Tayuan mo. Tayuan po natin yan. Anak na po tayo ng Diyos. Huwag na po makumpuse ang ating isipan. Yung confusion na yan, ang sinabi nga ni Pastor kanina, nakakagulo po sa atin yan. Naniniwala po ba tayo sa salita? Doon tayo sa salita dahil ayan ang final authority. Sundin po natin. Panampalatayanan natin dahil sinabi po yan ng Diyos. Hindi po kwentong barbero yan. Marami na pong nagpatunay niya na apostoles at mga tao ng Old Testament na marami nang pinagtuturo na lahat ng milagrong ginawa na ito ay nagkaroon ng katotohanan. Ano pa hubang patotoo ang kailangan natin? Kaya po ito'y napag-aaralan upang sabihin sa ating lahat nang lahat ng ito ay nagaganap at naganap na. Natapos na yan ng ating Panginoon. Dahil nga lang, dadaanan lang natin lahat at itinuturo yung tamang landas paano natin ito lalakaran at makaiwas sa mundong ito. Na hindi tayo mapagharian ng mundong ito. Tanda natin, nasa kingdom na po tayo. No? Kaya, wear your helmet para hindi po tayo pasukin. No? Huwag tayo pasukin. Meron na po kayo spiritual birth certificate. Anak po kayo ng Diyos. Pag nakasalubong nyo po, yung mga hindi pa natin na, mga unbeliever na hindi pa naniniwala, sabihin nyo, anak kayo ng Diyos. Gusto mo maging anak? Sama ka po, makarinig ka. At bibigyan ka ng pagpapala ng Panginoon at maipaliwanag sa Kanya. Para siya'y maging anak din ng Diyos. Lahat po tayo anak ng Diyos. Gusto niya tayong kuhain lahat. Matigas lang ang ulo. Di ba ang anak? May mga anak kayo matigas ang ulo? Tama? Huwag na rin po matigas ang ulo natin. Matanda na po tayo. Sumunod po tayo sa gusto ng Lord. Anak na po tayo ng Diyos. Sundin po natin yung kagustuhan at mga pinag-uutos niya. No? Sabi po sa John 5, no? So 5:24, Ate Marla. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita ay sumasampalataya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Nanampalataya po ba tayo na ang ating Panginoon ay may buhay na walang hanggan? Parang malungkot po kayo. Nabuhay na po. Buhay po yung ating Diyos. Dapat magalak, masaya, dahil hindi katulad ng ibang Diyos na dinodiyos ng iba na namatay, pero walang pagkabuhay. Napaka-importante po na ang Diyos natin nabuhay. Para saan? Para tayo rin ay nabuhay sa panibagong pagkatao. Kasi kung patay yan, patay din tayo. Hindi na tayo nagkaroon ng panibagong buhay. Lahat tayo eternal life. Hindi na bago ang buhay natin. Ganun pa rin. Kaya napaka-importante po ng pagkabuhay ng ating Panginoon na yan. No? Power po yan. Nagpapatunay na ito ang totoong Diyos. Siya, tanging siya lang ang buhay. No? Huwag po tayong tumulad sa iba na sumasamba na ang Diyos, eh, hindi natin alam kung sino ang Diyos. Diyos. Tanging siya lang po ang ating Diyos na buhay. Believe. Paniwalaan po natin. Minsan po, dahil yung nawawala sa atin, eh, no? Na nawawala yung ating paniniwala, yung ating pananampalataya. Huwag po kayong mawala. Kung talagang pinatotohanan na sa inyo, narinig niya, ano po kung kailangan nating pag-isipan na hindi katotohanan? Ang salita po ng Diyos ay katotohanan. Mamaya may tatapik natin yan. The battlefield sa lahat ng ito ay itong ating isipan. Nandiyan po yung battlefield. Kasi dyan nga po papasok sa isipan yung mga karumihan sa mundong ito. Yan ang dapat nating pag-ingatan. Kaya pinasusunod sa atin yung helmet. No? With helmet. Sabi daw po sa 2 Peter Chapter 1, verse 10. Kaya nga mga kapatid, lalo na kayo maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Sino pinili ng Diyos? Totoo ba pinili kayo ng Diyos? Bakit
mga walang ngiti. Bakit parang totoo ba ako pinili ng Diyos? Parang nagdududa kayo. Duda ba kayo? Ayaw mo bang maging magkapatid tayo mga nandito? Anak na po kayo ng Diyos. Tinawag kayo ng Diyos, sabi ko. Pinili. Tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, sabi, hindi kayo matitiso. Maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag ng Diyos. So, ibig sabihin, tinawag kayo. Naging anak kayo ng Diyos. Ano yung magiging masigasig sa inyo? Yung pananampalataya na ibinibigay sa inyo ng Lord. At yung pananampalataya na yan, hindi rin sa atin yan, ha? Ibinigay rin ng Diyos yan. Naniniwala kayo? It's a gift of God. Ephesians 2:8-9, pakiyano nga muna Ate Marla. Hallelujah. Balikan lang natin, ano, makita natin yung katotohanan. Ano? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Paano raw tayo naligtas? Sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyo. Ano yung kaloob? Ano yung binigay na kaloob? Ano yung binigay na kaloob yan? Yung kagandahan loob o yung pananampalataya? Pananampalataya. So kapag kaya ni tinanggap mo, nabigyan ka rin ng pananampalataya, hindi galing sa iyo. So kung tinanggap mong lahat yan at nagkaroon ka ng pananampalataya, imposible hindi ka makasunod sa pagustuhan ng Panginoon. Bakit? Kasi yung pananampalataya hindi sa inyo. Pananampalataya ni Kristo yan. Eh bakit di tayo nakasunod? Question, di ba? Anong meron? Ba't di tayo makasunod? Kung talaga tayo nanampalataya na binigay sa inyo, na tayo ay iniligtas sa Panginoon at binigyan tayo ng pananampalataya upang makasunod dahil ganun tayo katigas. Hindi natin kayang sumunod eh, yun ang totoo. Hindi natin kayang sumunod. Matigas ang mga ulo natin. Lahat tayo, hindi tayo nakawala sa ganung bagay. Kaya mula nung nanampalataya tayo, binigyan tayo ng kaloob ng pananampalataya na galing din sa Diyos upang tayo ay makasunod sa Kanyang kagustuhan. So kung kagustuhan niya, wala na yung kagustuhan ninyo. Hindi na tayo mabubuhay sa mundong ito. Hindi na. Hindi na ito ang nakikita natin. Balik tayo, Ate Myla. May pananampalataya na. Nakakagawa pa. Bakit? Tingnan natin. Yan nga yung importansya ng binibigay natin armor of God, yung baluti na kailangan natin sa digmaan. Mga panangga. Helmet. Para huwag tayong pasukin sa isipan. Kasi yung isipan, yan nga yung pinaka-battlefield. Diyan tayo nagkakaroon ng kaisipan na gumawa. At pag nagtagal sa isip, yung mga bagay na hindi maganda, pupunta sa puso. At pag pumunta sa puso, gagawin na ninyo. At doon na nagkakaroon ng pagkakasala. Doon tayo nagkakaroon ng pagkakasala. Kaya sabi, huwag niyong kalimutan. Helmet of your salvation. Kung talagang kayo ay ligtas na, huwag niyong kalimutan. Niligtas na kayo. Binanal na kayo. Free na tayo sa kasalanan. Malaya tayong lumakad sa Kanyang kagustuhan. Hindi sa kagustuhan ng mundong ito. Lagi lang nating tatandaan. Kasi kung nawawala tayo dun sa salvation na ibinigay ng ating Panginoon, maaari nadidisip tayo ng mundo dahil nakikita natin, dahil nabubuhay pa tayo sa paningin na ito sa mundong ito. Deceiving kasi ang mundo. Maraming bagay dito nakaka-deceive. Ganda na sa'yo po ng kapitbahay ko. Gusto ko rin yan. Anong tawag doon? Inggit. Inggit siya. Hindi tayo marunong makontento. Importante ba yun? Dati nga walang gadget, walang ilaw. Walang pera, pero ang tao kumakain. Eh bakit ngayon nagkapera? Lalo pa tayo nagkaroon ng problema. Hindi nyo namamalayan ang pera. Yung paggamit ng pera ang dahilan ng ating
nagagawang kasalanan. Hindi yung pera ang masama, yung tao ang nagpapasama doon sa paggamit sa pera. Kasi nga dahil sa inggit, gusto ko nito, walang naging content, gusto ko niyan. E dati wala naman yan, bakit kailangan pa natin? Alam naman natin na binigay na sa atin ng Diyos lahat. Nagkukumahog tayo sa mga bagay-bagay. No? At yan, isang paano pa lang yan. Tandaan po natin, anak ka ng Diyos, ligtas ka na, lagi nilang pong tandaan para hindi tayo pasukin sa kaisipan kung anong gustong idiktan ng mundo ito. Magaling po ang Diablo, dinisip ka yan sa kahit anong paraan upang hindi mo maunawaan at di ka makapasok doon sa sinasabing kingdom. Kasi pag nalaman mo yung kingdom na yan, wala na siya paghaharian. Pag lahat tayo nalaman natin na tayo pala ay may baluti, ang Diyos natin na yan, ating Diyos na nasa itaas, sino pang paghaharian niya? Kaya ayaw niya, gusto niyang pasukin kayo. Gusto niyang pasukin tayo upang meron siyang maging member. Alam niyang talo na siya. No? Alam niyang talo na siya. Kaya ang gawain na lang ay makinganyo para meron siyang kahati dun sa titik, dun sa pagkatalo. Alam niyang talo na siya. Hindi siya basta-bastang susugod kasi alam niya meron kang baluti. Eh tayo ang mahilig sumugod. Ang problema sa pagsugod natin, wala tayong sandata. Kaya pagsugod natin, tayo ay pinapasok ng Diablo at nagagawa na natin yung kasalanan. Pagpusok tayo eh. Sugod dito, sugod yan. Kaya, diba? Bili dito, gusto ko dito. Eh, wala kang handang nakasandata. Pasok sa utak. Mangyayari, kakaroon ka ng kasalanan. Amen po? Sabi dito, sa Philippians 2:12, to my love. Sabi niyan, kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo. Buhay pa siya niyan. Lalo kayong maging masunurin ngayong malayo na sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Pag sumikapan, meron na kayo niyan kaligtasan. Hindi sinabing gawin nyo yung kaligtasan pag sumikapan. Ibig sabihin, nasa inyo na yung kaligtasan. Isa buhay nyo. Ligtas ka na. Kumilos ka na bilang ligtas. Matuwid ka na. Dahil kasama yan sa pinangako ng tinapos niyang gawa. Lumakad ka na matuwid. May matuwid pang gumagawa ng kasalanan pa. O yung mga dati mong kasalanan, eh yung pa rin ang iyong nilalakaran. Maaari kang matisod, oo. Oh. Pero na hindi na rin sa dati mong pagkakamali yung mga bago dahil nandiyan pa nga yung ruler of this world. Wala ka na dun sa dati. Maaari ka magkamali sa panibagong pagkakamali dahil hindi pa nga perfecto yung ating kaluluwa. Sinasanctifyan. Sa araw-araw nating buhay, binabago tayo ng Lord. Binabago tayo ng Lord. So sabi nga, workout nyo, isa pabuhay natin yung kaligtasan na ating nakuha sa Diyos. Huwag niyo itambay. Kasi pag tinambay, in-stop. Ano nangyayari pag in-stop? Hindi ginagamit. Hindi nakikinabangan. Naka-stop lang siya. Nasisira. Nagubulo kung pagkain yan. Nandiyan po yan. Gamitin. Isa buhay, sabi ng Panginoon. Kaya nga ibinigay ko sa inyo yan para isa buhay niyo. Kasi ganyan tayo ginawa. We are created like God. Binabalik niya lang tayo sa kanyang kawan. Nawala lang, naligaw po tayong lahat. Ang totoo po, lahat po tayo ginawang katulad niya. Come back, my child, sabi. Sige ka na. Bumalik ka na. Wala ka na, hindi ka naligaw. Halika, hindi ako galit. Bumalik ka na. Ine-embrace tayong lahat. Yun yung gusto niyang ipahiwatig sa atin. No? Tanda po natin,
ang helmet na ito ay ang proteksyon sa ating mga isipan. Yan po yung unang sandata na ibinigay sa atin ng Panginoon. Helmet of our salvation, para ilagay sa ating isipan na tayo ay ligtas na. At yan lang ang maglaro sa ating isipan. Ligtas na tayo. Matuwid na tayo. Binanal na kayo. Amen? Huwag niyo na pong confuse yung sarili niyo. Anak po kayo ng Diyos. Meron kayong birth certificate. Mamaya, hihingin ko sa kanya para may bigay sa inyo. Bigay niyo po yung mga pangalan niyo para mapadala. Meron na po kayong birth certificate, sabi ng Panginoon. Kaya magalak po tayong lahat. Next, sabi niya. Sabi niya dito, no? Sige, sa number 2 na tayo, Ate Marla. Yung pangalawang sandata na gusto niyang ibigay sa atin, ano? Yung breastplate of righteousness. Saan daw yun? Pakita natin daw sa kanila. Breast, di ba? Nandito, sa dibdib. Para saan daw yun? Para saan daw yung sandata? Bakit nandito, breastplate of righteousness? Bakit kaya? Tingnan po natin na andito po kasi yung puso. Diba kanina sabi ko, papasok sa isipan, pupunta sa puso. Ha? Kaya yan po yung purpose niya, para hindi mapunta sa ating puso, yung bracelet of righteousness. At yung righteousness na yan, saan ang galing yan? Sa ating Panginoon din. Tinapos siyang gawa, sabi niya, you are righteous. No? Tingnan natin pa Ate Marla sa Proverbs 4:23. Sabi daw, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Buhay. Pag-ingatan. Tayo, madalas tayo sumusunod sa puso eh. Kaya kung anong gusto ng puso mo, yun yung ginagawa mo. Tama po. Sabi diyan, mas maganda siguro ang gawin natin, ang turo sa atin ng Panginoon. Sumunod tayo dun sa Espiritu niya. Sabi nga, nakipag-isa na sa inyo, may tatak na kayo. Andiyan na yung tatak ninyo bilang anak, yung Espiritu Santong napunta sa inyo na pinangako. At yan ang gagabay sa inyo. Listen to your spirit. Huwag sa puso, kasi ang puso madaya. Madaya ang puso. Sasabihin ng puso mo, iniibig mo. Forever ba yung pag-ibig na yun, nararamdaman niya? Wala, temporary lang na nakita niya. Dahil sa desisyon, magkabali. Wala nangyari. Magiging pagkakasala lang sa inyo. Don't follow your heart. Follow the Spirit in light of the Word of God. Doon tayo sa salita. Doon sa Word of God. Yun yung ating sundin, hindi yung puso. Madaya po ang puso. Ang puso na yan, madalas pumasok ang diablo dyan at ituturo sa atin kung paano tayo gagalaw. Minsan ang ituturo sa inyo, akala mo maganda. Pero ang resulta, in the end, mapait, masakit, nasaktan ka lang, magkakasala ka pa. Kasi pag nasaktan ka, anong usual na retaliation ng mga taong nasasaktan? O minsan nilaloko? Diba? Anong kapalit doon? Minsan nanloloko rin or minsan may sinasaktan pa dahil nasaktan siya. May gagawin siyang ganti. Tama po? Yun po yung usual reaction ng mga tao. Nagre-retaliate. Kaya doon po tayo, no? Sunod tayo doon sa Espiritu in the light of the Word of God. Sa salita niya. Kung ano yung salita niya, kung anong nasa Biblia, yun po yung ating lakaran.
Pag wala po sa Bible na sinabi, huwag na po natin lakaran yun kung mali rin naman. Sabi lang po dito sa Romans 8:14, Ate Marla. Nakakasunod po. Nakakasunod po ang mga anak ng Diyos. No? Sabi dyan, ang lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. O, kita nyo? Inulit na naman. Nandiyan na ang Espiritu, pinapatubayan kayo. So, meron na kayong patubay galing sa kanya, yung Espiritu. At yan na sundan nyo. Ituturo sa inyo, dahil sa pananalita at sa kanyang mga salita, yan ang ituturo sa inyo na lakaran. Anong naiigi? Tignan nyo pa sa Biblia. Nandiyan po ang direksyon ng ating buhay. Maraming tayong tanong. Ang katanungan ay sasagutin sa inyo ng katotohanan. At yan po ang salita ng Diyos. Hindi po sa tao. Hindi po sa puso. Madaya ito. Minsan galit ka na. Paano kaya yun? Nagagalit ka pero mahal mo yung tao. Confusing. No? Dahil ang galit na yun, yung diablo ang nagdidisip para magalit ka. Pero ang katotohanan, mahal mo yun. Dahil yun ka. Yun ka noon dahil ang Diyos binigay sa inyo yung pag-ibig na yan. Nasa atin na yan. Dinidisip lang tayo ng diablo para magalit, para magkaroon ng kaguluhan, para magulo yung sistema ng mundong to at makapaghari siya. Marami siyang mare-recruit. Pag na-recruit ka, alam mo na kung saan ka madadagnan. Kasi tanggap niya na siya ay talunan. So wear, no? Breastplate. Nakatayo ka. Stand for it. Napagtagumpayan na po natin yan. No? Pagtagumpayan na ng Lord at yan ay binigay sa atin ng Diyos. No? Ito po may tatlong powerful truth. Ano? Yung feeling versus the facts. No? Ano po ba yung feeling natin? Minsan, feeling natin makasalanan tayo. Feeling natin hindi tayo nakakasunod. Feeling natin hindi tayo nagbago. Paano yung pakinig ko ng salita ng Diyos? Hindi naman ako nagbabago. Bakit parang wala namang effect para sa akin? Ito po ang katotohanan. Number one, sa 2 Corinthians 5:21. Hindi ka nagkasala. Hindi ka nagkasala si Kristo. Ngunit hindi alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Nakipagkaisa na kayo. Sabi dyan, matuwid na hindi. Yan po ang katotohanan. Hindi yung feeling nyo na kayo ay hindi matuwid. Sinabi po, tinanggap nyo si Kristo? Matuwid na po kayo. Thank you, Lord. Hallelujah. Wala pong nakano niya kung talagang tinanggap mo si Kristo, matuwid na po kayo. Wala pong pag-aalinlangan. Nakasulat po, hindi haka-haka po yan. Huwag po kayong umasa at tignan yung inyong nararamdaman na hindi kayo matuwid. Pinanampalatayanan nyo na kayo ay naligtas. Nasa inyo na ang Panginoong Jesucristo. Ang Espiritu niya na nagtuwid, tatak ninyo, ginawa na kayong matuwid. Lakaran po natin. Lakaran po natin. Yan po yung isa no, sa powerful tool. Pangalawa, ito pa po. Ephesians 4:24. Sabi yan, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao. Bago na po ba? Bago na. Sabi yan, no? Ang dapat yung suotin, yung bago yung pagkatao. Tinanggap nyo na si Kristo, wala na kayo sa dati. Bagong Tomas na ako, bagong Vincent na ako. Nanilikhang kalarawan. O, tamo, kalarawan mo pa ang Diyos.
kalarawan natin ng Diyos. Vincent, no? Kalarawan natin ng Diyos. Grabe. No? At mahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ginawa kang holy. Lakaran natin. Matuwid ka na, banal ka na. Kamukha mo ang Diyos, kalarawan mo ang Diyos. Sabi niya, kung kalarawan mo ang Diyos, kumilos ka na parang Diyos. Huwag po tayong mahiya. Sinabi po niya. Hindi ko po sinabi yan, ha? Sila po, siya po ang nagsabi niyan. Takaran po natin. Mahal tayo ng Diyos. Yan ang gustong-gusto niyang makita sa ating lahat. Na nilalakaran natin yung kanyang gustong mangyari sa atin. Matigas lang talaga ang ating mga ulo. Huwag na po tayo magmatigas ang ulo. Huwag po tayo magpadayag sa mundo ito. Dito po tayo magpadayag sa salita niya. At pag yan po nasunod, maniwala kayo, malaking pagbabago sa ating buhay. Pangatlo, sabi diyan, sa Hebrews 10:14, sabi diyan, matuwid ka na, banal ka na. Ano kaya pangatlo? Sabi diyan, sa mga tweet sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Sa English nga ato mali. Sa English. For by one offering, he hath perfected forever them that are sanctified. Perfect ka na. Perfecto na po kayo. Huwag kayong mag-alinlangan. Yun po yung nakakasama sa atin eh. Pagka yung puso, yung ating pinagana, iniisip natin, hindi pa ako perfect. Hindi pa ako matuwid. Hindi pa ako banal. Yan po lagi ang laro sa isip kasi nagkakasala pa ako. Pero ang sabi sa iyo, banal ka na. Matuwid ka na. Perfect ka na. Dahil sa Espiritong ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen? Perfect na po kayo. Meron bang perfect na malungkot? Ba't parang ayaw niyong maniwalang matuwid na? Sino naniniwalang matuwid na siya? Yan. Yun ang mga anak ng Diyos na naniniwala na sila ay ginawang matuwid na ng ating Panginoong Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. Sunod. Tingnan po natin yung mga kailangan pa natin gamitin, no? Psalm 3. Ano yung 3? Belt of truth. Tama ba ating mga ilang? Ah, yan. Yung pangatlo, belt of truth. Sino mo nagsisinturon dito? Ako, hindi na ako magsinturon. Sinturon. Para saan po yung sinturon? Para hindi maubo yung malaglag. Yan po yung purpose niyan. Ano po yung truth na sinasabi dito? Ang truth po na sinasabi dito ay yung word of God. Tingnan po natin sa John 17:17. Timaylo. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ang katotohanan. So ibig sabihin, yung word of God, kailangan daladala natin dito sa ating balakan. Daladala natin lagi yung katotohanan. Ano po ba laging dala natin sa ating buhay? Katotohanan ba o kasinungalingan? Yung totoo, katotohanan, wala nang sinungaling dito. Katotohanan, at ang katotohanan ito, yung salita ng Diyos. So, paano mo ilalagay ang, sa sinturo na ito, yung katotohanan,
kung hindi mo naman pinaniniwalaan yung kanyang salita. Hindi mo pinanampalatayanan yung tinapos niyang gawa dahil yan ay nasa salita. Na sinabi sa atin na tayo'y matuwid, tayo ay righteous, tayo ay perfect. Yan po lahat ng katotohanan at yung katotohanan na yan, dala-dala ninyo para hindi kayo madisig ng Diablo. Uy, ikaw makasalanan pa. Hindi. Binago na ako ng Diyos. Anak na ako ng Diyos. Meron ka ng taas noong magsasalita para hindi ka madisip ng Diablo. Hindi na ako katulad ng dati. Meron gagawa sa inyo yan. Yung mga tao na nakapaligid sa inyo na nakita ang pagbabago sa inyong buhay. Sabihin, uy, nagbago na ito. Didisip ka yan. Totoo kaya nagbago ito? Kukutsayin ka yan. Pero ikaw, taas no, nakaharap sa kanya at sasabihin, dati, makasalanan ako. Pero ngayon, binago na ako ng Diyos. Dahil gamit-gamit nila yung katotohanan na andito na sa'yo, nakasinturon yung katotohanan, yung salita ng Diyos, na hindi na mawawala sa iyan. Yan ang katotohanan. Matuwid, banal, perfect, at anak na kayo ng Diyos. Lakaran po natin. Minsan po, pinakikinggan lang natin at yan. Masarap kasi pakinggan eh, no? Totoo. Pero ayaw natin sa buhay po natin. Subukan niyo po lakaran, tingnan niyo ang pagbabago na gagawin sa inyo ng Panginoon. Huwag na po tayo lumakad sa mundo nito. Uy, gagawin ko ito kasi may pangangailangan ako na unahin ko ito dahil mas kailangan ito. Hindi po tayo sinabihan ng Panginoon na maging tamad. Pero meron pong oras sa bawat bagay sa mundong ito. There is time for everything. Ito po, linggo na ito. Lalo, maikwento ko lang po, nung ako'y nasa Catholic pa, tsaga-tsaga po ako nagsisimba. Punta ako sa simbahan. Bakit? Kasi may obligasyon. Choir member po kasi ako noon. So, kailangan ko pumunta dahil meron kaming oras ng pagkanta. Ganun lang po yung buhay ko dati. At pag napupunta ako sa church, feeling blessed ako. Siyempre, nakapag-church ko. Paglabas ko, uy, para ako santo. Bait-bait ko. Feeling yun. Yun yung puso. Deceiving. Kala ko, totoo. Hindi naman pala. Kasi walang relasyon sa Diyos. Hindi ko nakita. Pero mula po nang nakita ko ang katotohanan at walang sinorender ko sa Panginoon ng lahat, tunay po ang kanyang salita. Ako ba nagbago sa sarili ko? Hindi. Sino nagbago? Yung salita niya. Si Pastor nagbago sa akin? Hindi niya rin kaya. Kasi walang tao makakapagbago sa isang tao. Maaari masabihan mo yan, pero isang buwan, dalawang buwan, di magtatagal. Babalik yan sa dati. Pero pag salita ng Diyos ang nagbago dyan, iba. Itapo na po natin yung nakaraan. Binago na po tayo ng Lord. Huwag na po tayo mabuhay. Huwag na natin isipin na doon pa rin tayo sa kasamaan. Tinanggap nyo na ang Panginoon, bagong tao na tayo. Huwag po tayong mawala. No? Ito ang katotohanan. Yung kanyang salita. Manatili po tayo sa salita. At para lalo tayo makapanatili, kailangan po natin yung fellowship, yung Bible sharing, lahat po ng gawain ng Panginoon. Huwag po kayo liliban dahil yan po ang makakatulong sa inyo, sa ating lahat. Para lalo nating maunawaan kung anong gustong ipahiwatig sa atin ng Diyos. Bawat bagay na may gawain, merong gustong ipahiwatig at mensahe sa atin ng Diyos. Kung meron mang gawain sa Wednesday, meron siyang gustong mangyari at may gusto siyang ipahiwatig sa bawat isa na makapupunta sa mga gawain ito. Kaya huwag niyo pong kaligtaan yung mga ganyan dahil malaking tulong po yan. Namaunawaan natin lalo yung gusto niyang sabihin. The belt of truth means that the battle
battle of your life with the truth of God's word. No? Nasa bewang, daladala po natin yan, nakasinturon, daladala natin yung katotohanan. Katotohanan na po ang dala natin yung salita ng Diyos. Hindi po yung ating salita, kung hindi yung kanyang salita. That is the scripture. No? Final authority. No? The voice of God. The voice is the voice of God. Authority po yan. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 4, verse 6 sa New NIV at Imaya. Now, brothers, I have applied these things to myself and Apollos for your benefit, so that you may learn from us the meaning of the saying, do not go beyond what is written, then you will not take pride in one man over against another. No? Doon lang po tayo kung anong nasa sulat. Huwag na po tayong magdagdag ng atin. Doon lang po sa salita niya. Hindi po sinabing magdagdag tayo. No? Tunay po ang salita niya. Para hindi po tayo ma-deceive, hindi tayo magkamali. Salita niya lang po ang ating lakaran. No? Amen? No? The belt of truth is the word of God. No? In general, word of God. Kasi yung susunod po, yung sword of the spirit, which is nandun din siya sa belt. Diba, ito po yung belt at yung sword nilalagay po sa gilid. And the sword of the spirit is also the word of God. No? Makita nyo po, mula from helmet, breastplate, and yung belt, yan po ay puro pang depensa. No? Depensa lang po yan. Pero ito po, yung sword of the spirit ay pang laban na po ito sa digmaan. At yung panlaban sa digmaan na yan, napapatay dun sa ating mga kalaban, kaya nga, baon-baon natin yung truth. Yung sword is the word of God. Halimbawa po, makikita natin yan, no? Mga practical application. Sabi sa iyo, ng diablo, may sakit ka. May sakit ka. Ano sabi sa iyo ng Panginoon? Ito katotohanan. May sinasabi sa iyo ng Panginoon, may sakit ka? Ito ang katotohanan. 1 Peter 2:24. Yan po isang panlaban dahil yung kasalanan, bunga po yan, no? Ng mga bagay na nakakagulo sa mundo ito, katulad ng sakit. Ginawa po tayong perfect, pati itong katawan nito, perfecto ito. May panlaban po ito sa sakit. Dangan nga lang na matigas ang ulo ng mga tao, kaya nagkakaroon ng kasakitan yung mga bawal ginagawa. Hindi marunong sumunod. Kasalanan yan. So, gawa ba ng Panginoon yan? Hindi. May antibodies na po itong sarili nating katawan. May panlaban na po dyan. Ang problema, ginawa nating basura ang ating katawan. Kain dito, kahit bawal, inom dito, puyat dito. Yan po yung nangyayari, ang katotohanan. 1 Peter 2:24, yan po yung panlaban, salita ng Diyos. At yan ang katotohanan. He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds, you have been healed. Pinagaling na po. Amen. Hindi po ako nagsabi na pagaling na kayo. Ang Diyos po. Lakaran po natin. Pinagaling na po kayo ng Diyos. Pinagaling na tayong lahat ng Diyos. Panampalatayanan at lakaran po natin. Kasi kung hindi po natin lalakaran at hindi natin pananampalatayan yung katotohanan na yan, hindi po siya lalabas sa atin. Hindi nyo po mararanasan kasi ayaw natin. Nagkakaroon tayo ng doubt. Confusing. Dahil sa mind. Iko-confuse ka talaga ng diablo sa mundong ito. Hindi ka pa magaling. May sakit ka. Mamamatay ka na. Yan ang ididikta sa inyo ng diablo.
Pero katotohanan, pinagalingan na tayo ng Diyos. At pag yun ang nanatili sa ating isipan at pinanampalatayanan, ang Diablo atras yan. Atras yan. Hindi ko kaya ito dahil anak na ito ng Diyos. Totoong anak ng Diyos dahil pinanampalatayanan. Amen? Pangalawa, Ephesians 1:3. Naghihirap kayo? Hirap ng buhay eh, no? Walang pera? Walang makain? Sabi ng Panginoon. Tingnan natin yung sinasabi ng Lord, ha? Hindi ko sabi yan, ha? Dahil ako, hindi ko kayo matutulungan, wala akong pera eh. Pero ang Diyos, maraming kwarta yan. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Sino naman pinagpala na? Pinagpala na ba? Tingnan natin sa English, Ate Marlo. Pinagpala? Oh, ba't sabi mahirap? Naghihirap ang buhay, walang makain, walang pambayad. Natutuliro. Bakit natutuliro? Kasi nga, yung Diablo, ginugulo kayo. Gawin mo ito, huwag ka na makinig dyan. Mas kailangan mo ito dahil ito'y kailangan mo bukas. Gawin mo ito, huwag ka makinig. Magkakaroon ka ba dyan sa pakikinig? Ito po, sinabi na ng Panginoon. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Pinagpala na po, we are blessed. Hindi ka po mahirap. Mayaman po tayo. Dangan nga lang ano natin yung kayamanan, pera, hindi po. Ang contentment po sa buhay, pag kontento ka, hahanap ka pa po ba ng pera? Kontento na ako sa buhay, masaya ang buhay ko, kumakain ako 3 beses. May natutulogan ako, walang problema nga sa pamilya ko, may tinutulogan kami. Kailangan pa ba ng pera? Kontento ka na eh. Ano ba ang gusto mo sa buhay nyo? Hindi ba yung maging maligaya ang inyong pamilya? Bakit kailangan natin maging mayaman? Maraming mayaman pero ano ang kanilang buhay? Maligaya ba? Dami problema. Kasi walang contentment. Hindi sila kontento kaya nga yung mayaman, mayaman na nagpapayaman pa. Kasi hindi nila mabili yung kaligayahan na gusto nilang manami. Ayan po ang kaligayahan na binibigay sa inyo ng Diyos. Blessed po tayo. Spiritual blessings binigay po sa atin. At pag yan po ang sumagana sa atin, at yan po ay pinanampalatayanan natin, makita niyo po pati kapahingahan, makikita niyo. Hindi po kayo makakaramdam ng kapaguran katulad ng ginagawa natin sa buhay na hanap dito, kailangan kumita, pagkakakitaan, nakakapagod. Pero yan po, manampalataya lang tayo sa Diyos, ituturo niya sa atin kung paano tayo makakapahinga, hindi tayo makapapagod sa ating mga ginagawa. No? Ephesians 1:6. Tagalog na kayo. Favor. May papurita niya sa Diyos. Sabi, sa gayon ay purihin ng kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sa ganan niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. No? English, sige, tignan natin sa English. Meron tayong favor, no? Galing sa ating Panginoon. To the praise of the glory of His grace wherein He hath made us accepted in the beloved. Accepted na tayo. Yan ang favor natin sa Panginoon. Tanggap kayo. Ayaw niyo bang tanggapin kayo ng Lord? Sino nga ayaw tanggapin ng Lord? Ayaw magpatanggap. Tinanggap na po tayo. Tanggap po tayo ng Panginoon. Huwag po tayong mahiya. Hindi po nagpunta ang Diyos dito sa matuwid. Nagpunta po ang Diyos dito para sa makasalanan at mga nagkakamali.
Marami pong tao na sinabi sila ay matuwid, hindi gumagawa ng kasalanan na katulad daw natin. Hindi sila pumunta doon para sa Diyos, nasa, hindi pumunta ang Diyos para sa kanila. Para po sa ating mga makasalanan. Para ano daw, para tayo ay mabago. Dahil tayong makasalanan, tanggap natin na tayo ay makasalanan at pwede tayong magsisi. Hindi katulad ng sinasabing matutuwid na ito na mataas, na ayaw bumaba, na akala nila ay sila ay matuwid. Kaya bakit sila magbabago kung sila ay matuwid? Hindi sila makatanggap. Tinuntahan po tayo ng Panginoon para baguhin. Hindi po tayo ang naghanap sa Diyos. Ang Diyos po ang humanap sa atin. No? Ang Panginoon po ang naghanap. Hindi po tayo ang naghahanap. 1 John 5:18. Protektado ka na ba? Ayan, inaano ko sa inyo. Kita niyo, puro ito gawa niya. Ito yung mga ginagampanan natin sa mundong ito na hinahanap natin. Protection. Sabi, we know that whosoever born of God sin not, but he that is begotten of God keep himself, and that wicked one touch him not. No? Tagalog daw mga tumayla. Ang alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Anak na tayo ng Diyos, di ba? Hindi na tayo nagkakasala. Sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng Diablo. Anak na tayo ng Diyos? Hindi na tayo magagalaw. Hindi tayo magagalaw. Just where na sila sabi niya, yung mga baluti na ito na panangga para sa mga kaaway. No? Helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, sword of the spirit. Punta po tayo sa pang-5, yung shield of faith, no? Shield of faith, panangga, importante po ito, at dito nabubuhay. Itong panangga na ito ay pumapatay din po ito, no? Makita po natin sa lahat ng baluti na yan, lahat po pangharap, nakita nyo? Meron mo bang panlikod? Wala ko panlikod. Bakit kaya? Bakit puro pangharap? Kasi po, tayo po mga Kristiyano, hindi na po tayo ginawa, tayo mga anak na ng Diyos, hindi po tayo umaatras. Tagi tayong palusog. Kaya hindi po, kasi pag tumalikod, titirahin tayo ng Diablo. Ang pinaalis po natin, kaya tayo maabante, pinalalayas natin yung Diablo. Kaya tayo, pa-forward, hindi po pa-atras, pa-forward tayo, para, chupi, alis ka dito, hindi ka nababagay sa mundong ito. No? Kaya po, puro pangharap na yan. Sabi dyan, sa Hebrews, alam nyo yung faith, ano? Tingnan mo natin kung anong kaulugan ng faith, Hebrews, chapter 11, verse 1, ando raw po yung pananampalataya. Yung Hebrews po, tungkol sa pananampalataya po yan. Ano? Sabi dyan, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inasan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. No? Yung pinananampalataya natin yung hindi natin nakikita. No? At yung pananampalataya na iniregalo sa atin, yan yung pananampalataya galing kay Kristo. Kaya tayo nakakasunod na. Tingnan natin sa kaya kung may pananampalataya na tayo, Andrea Tumayla, kung meron na kayo pananampalataya, kailangan meron ka ng tiwala, no? May tiwala ka na sa ating Panginoon. Kung gamit na natin ang mga lahat ng sandata na ito at yung pananampalataya na galing din naman buwan sa Kanya, huwag na tayo magduda. Kasi tiyak na tayo ay nagiging panalo. Victorious na tayo eh. Sinabi niya, we are victorious. Tayo ay nakatayo sa katagumpayan na tinapos na gawa ni Kristo. Sabi niya, huwag tayong mag-alinlangan. Proverbs 3, chapter 5, verse 8.
Proverbs 3, chapter 5, verse 5 to 8. Sabi dyan, kaigi sa lang at kumaya. Trust in the Lord with all thine heart and lead not unto thine own understanding. Huwag na sa ating sariling kaisipan. Sa Panginoon na, no? Kasi pag ginamit pa natin yung sarili natin, wala rin naman tayo may tutulong. Ang Diyos lang talaga ang makakatulong sa ating lahat na ito. No? Six, sabi daw. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Seven. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. And eight. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. No? Depart. Kung sa Lord lang tayo nagtitiwala, lahat ng ito ay magaganap sa ating buhay. Pero kung ikaw ang inaasahan mo ang sarili mo, hindi mo mawawala itong mga bagay na ito. Hindi mo kaya mawalain. Ang tanging Panginoon at ang kanyang mga salita lamang ang siyang makakatulong sa ating lahat. No? Six, no? Tupunta tayo sa pinakaano, yung shoes of gospel of peace. No? Symbolizing yung readiness, ano? Yung readiness ng gospel ang nagsisimbolize nung shoes na ito, gospel of peace. At ano yung gospel? Yung ating kaligtasan. No? Ready dapat tayo na ma-share yan sa lahat. Sabi raw sa 2 Timothy chapter 4, verse 2, kahit hindi sa lahat, Marla. No man that weary tangled himself with the tooth 4:2. 2 Timothy 4:2. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Walang pinipiling panahon. Ligtas na kayo. Natanggap niyo ang kaligtasan. Masaya, di ba? Yung regalong nakuha. Kung natanggap niyo yung regalo, masaya kayong ibabalita yan sa karamihan. Kasi masaya kayong natanggap eh. Gusto nyo silang makinabang doon sa kaligayahan na natanggap nyo. Kaya ito sinasabi, yung readiness ng sapatos na ito, ikalat natin yung salita para tayo makatulong. Matulungan natin sila. Lahat ng panangana ito ay kailangan nating suot sa araw-araw nating buhay. Yun yung sinasabi na we must prepare, we stand. Kung ano yung victory na tinanggap natin sa ating Panginoon. Kailangan natin suot para hindi tayo pasukin ng mundo na nagahari dito, nagahari sa mundong ito. Kahit saan siya pumasok, meron tayong panangga at lumapit man siya, meron tayong pampatay, kung hindi yung sword of God. Yung sword of the Spirit, which is the Word of God. Kailangan po natin manatili sa salita ng Diyos. Huwag po tayo mawala sa salita ng Diyos. Minsan, nakakatamaran lang natin makinig. No? Tanggapin po natin na ang Diyos lang talaga ang tanging pag-asa natin. Siya lang po ang makakatulong ng lahat ng ito. At magaganap lang po yan. Paano natin magagampanan yan? Tingnan daw natin, Ate Marla. Ephesians 6:18. Sabi dyan, kailangan natin ito para ito ay maging makapangyarihan yung sandatan na kanyang binigay. Sabi dyan, praying always with all prayer and supplication in the Spirit and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Ipagdasal po natin itong mga baluti, itong mga panangga natin na ito at ipagpasalamat, no? Sa kanyang dakila na biyaya na kaganapang ito na panangga sa mga bagay nito. Niligtas na tayo. Prinotektan tayo para lalo hindi tayo malapitan ng diablo. Ganun po yung biyaya ng Diyos sa atin. Lahat po tayo tumanggap na nito at nasa atin po yan. Nire-remind lang po tayo. Suotin po natin. Suotin po natin para hindi po tayo ma-deceive ng diablo sa mundo ito. Isa lang po ang kingdom na dapat natin galawan. Ito po yung kingdom of God.
Huwag na po tayo magpasakop sa mundong ito. Tapos na po ang buhay natin sa mundong ito. Doon na po tayo sa bagong binigay na kingdom sa atin ng Panginoon. At ginawa na po tayong hari. Bukod sa ginawa tayong anak, ginawa tayong hari pare ng mundong ito. At ayaw po ng Diablo na makita yon na tayo na ang nagahari uli sa mundong ito. Dahil ang Diablo, luhaan, wala na siyang maloloko sa mundong ito. Tanging ang kailangan nilang gawin, mangakit, para meron siyang kadamay doon sa katalunan na naganap sa kanya. No? So, yun lang po mga kapatid, daway ang mensahe ng Panginoon ay ating nakuha. No? Salamat sa Panginoon, sa Diyos lang po ang papuri. Amen. So, amen. Palakpakan nga ulit natin ang Panginoon. Hallelujah. So praise God, ano po. So tanda natin, ano yung tinuro sa atin ng Lord ngayon. Asan yung picture? Yung baluti, the whole armor of God. Ba't kailangan natin ang whole armor of God? Kasi meron dalawang kingdom. Kingdom of God and the kingdom, yung kingdom ni Satan. Kaya nga, ang sabi ng Lord, ano ang utos na kay Paul? Preach the gospel to all nations. Ang utos ni Paul, ng Diyos kay Paul, ng Panginoong Jesus, sa mga niya, sa kanya kay Paul, 26:18 nga, pakiyan mo nga, Acts 26:18. Ito po ang utos ni, ng Diyos kay Paul. At ang utos niya ito kay Paul, sabi niya, 26:18 ng Acts, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Yan po ang utos ng Panginoon Jesus kay Paul. At ang utos, ano utos? Buksan mo ang kanilang mga mata. Ilipat mo sila mula sa kadiliman sa liwanag at mula sa kapangyarihan ng ni Satan sa kapangyarihan ng Diyos. Marami pong naalipin si Satan na napailalim sa kapangyarihan niya. Kaya ang utos kay Paul, buksan mo. At ang utos na ito, hindi po natapos kay Paul. Ito ay ipinagpapatuloy po sa lahat ng tao na nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Ito rin po yung ating pinapangaral. Ito po, kaya tayo nakikipaglaban, hindi tayo lumalaban ng umaatras. Hindi tayo yung inaatake, dapat tayo yung umaatake. Tayo yung umaagaw doon sa mga nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satan. Marami sa pamilya natin, marami sa kaibigan natin, napapailalim, wala pa sa kaharian ng Diyos, agawin po natin sila. At kaya tayo mayroong yung kanina, yung picture nga ng armor of God na yun. Di ba merong helmet? Di kanina pinaliwanag, yung helmet kailangan unang-una sa pakikipaglaban mo, hindi po tayo, pag wala po tayo niyang mga baluting yan, tayo po ang maapektuhan. Tayo ay masasaktan. Tayo po ay magkakaroon ng disappointments, magkakaroon, madi-discourage tayo, may stress tayo. Kaya minsan ayaw na natin mag-share ng Word of God. Kasi minsan din natin alam yung gospel. Kaya kung alam natin yung gospel, nasa isip natin yan. No? At yan ay, yung gospel na yan, handa mo yung i-share sa kahit kanino. At yung sinasabi nga, belt of truth, yung sword of the spirit, lahat yan ninahaw, ang nag-hold talaga niyan sa breastplate of righteousness, yung sword of the spirit, ang nag-hold yung belt of truth. Bakit? That is the truth. The word of God is truth. Yung iyong righteousness, truth. Diba kanina sabi, truth. Yung righteousness mo at saka yung holiness, totoong banal ka, totoong pinaging matuwid ka. Nagkasala ka man, hindi nawawala ang iyong katwiran. Hindi nawawala ang iyong kabanalan. Kasi hindi ikaw ang gumawa niyan. Ang Diyos ang gumawa niyan. Kaya, mga kapatid, marami pa.
marami pang hindi mananampalataya. Bago pa po dumating ang Panginoong Jesus, binibigyan tayo ng pagkakataon, magpagamit ka sa Panginoon. Amen? Hallelujah. At tayo po, sino ba ang kalaban? Naalala niyo, sino kalaban? Rulers. Ano? Powers, principalities. At tayo po, ang posisyon natin, we are seated with Christ in the heavenly places. Tayo po yung nasa itas. Kung ang kalaban nasa kalawakan, ano, nandito sa mga ulap, tayo po nasa langit. Kaya mas mataas tayo. Kaya, dahil ang espiritong nasa atin ay higit sa espiritong nasa sanlibutan. Kaya hindi tayo dapat matakot. Huwag kang mag-alinlangan. Kami, ano yan, yung panyapak, manatili kang matatag, nakatayo, meron kang faith, siya yung, ano yung fiery darts? Ano? Sabi doon, yung shield of faith papatay sa mga fiery darts. Ano yung fiery darts? Lahat ng pwedeng tumama sa iyo na makakapagbigay ng sakit sa iyong kalooban, makakapagpabagabag sa iyong kalooban, makakapagbigay ng takot sa iyong kalooban, yun pong pananampalataya mo na galing sa Panginoong Jesucristo, yun yung mawawasak sa lahat ng fiery darts na ito. Amen? Hallelujah. Kaya, mga kapatid, ito po ang suot ng mga nasa kingdom. Nakapanood ba kayo ng mga pelikula na may about sa kingdom? Oh, di ba? Makita yung mga sundalo nila, mga naka ganyan. Kasi yan talaga ang panlaban. Pero yan po ay spiritual. Amen? So nawa po, naintindihan natin. Hindi po tayo talunan, hindi ikaw nag-aantay na atakihin ni Satan. Tayo ang umaatake sa kanya. Hallelujah. Sige po, tayong lahat tayo tumayo. Hallelujah, praise God. Amen, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. For the victory. Salamat, Panginoon, sa naman ang dumarating kinakaharap namin, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa iyong mga biyaya, bunga ng tinapos mong gawa doon sa Diyos ng Kalpa. Yes, Lord, hallelujah. We will lift up our hands, rise.
Yeah.
He is an awesome, wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than life. Thank you, Lord. You are a great God indeed. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Hallelujah. Sa helmet of salvation, sa breastplate of righteousness, sa belt of truth, O God, sa sandals of the gospel of peace, O God, hallelujah. Thank you for the shield of faith. Thank you for the sword of the Spirit na iyong ibinigay sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, sa sword ng Spirit na ito, sapagkat wala nang magagawa si Satan, because it is written, O God, hallelujah. Salamat po, O Diyos. Ama, sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pasasalamat. Ito po ang aming dalangin. Ngayon ang Panginoon Yeso Cristo. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. So ngayon po, dadako naman po tayo sa pagbibigay. Isang uri po ito ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Yan po ang isang sikreto ng mga taga-Macedonia. Huh? Yung pagbibigay. Sabi nga ng Lord sa Acts, sabi niya, it is more blessed to give than to receive. Yan po ang sikreto ng mga taga-Macedonians. Sa time na sila ay dumaranas ng paghihirap, sila ay masayang-masayang nagbibigay. Kasi, kaya sabi ng Lord, alam niyo ba, sabi ng Lord sa Malakias, bakit daw, ito sa mga Diyos to, no? It is part of the law. Pero tingnan natin, bakit sinabi ng Diyos, kapag ka ikaw ay, pagka sila hindi nila dinala yung kanila yung kapo, sinasabi sila magnanakaw. Why? Kasi pag kinip nila yung hindi kanila, magnanakaw sila. Ha? Ganun din po sa akin. Although hindi tayo dun sa law, but yung principle, pag kinip natin ng, alam niyo ba kaya't naghihirap ang Pilipinas, maraming politician, nagkip. Kaya hindi nakarating sa mga taong bayan. Kaya nagkaroon ng kahirapan. Isa yung bagay niya, nagkip, kinip nila. Pero, kapag ka ikaw, patuloy kang nagbibigay, dito naman, ito po yung nagiging bini, ano, ginagiging bini, para po itanim natin. Kanina galing ang bini? Kay Lord pa rin. Ano, para itanim natin. At ano sabi niya? Kapag ka ikaw nagtanim ng konti, aani ka ng konti. Pag nagtanim ka ng marami, aani ka ng marami. This is a principle. A key. Isang susi ito sa langit, sa kaharian ng langit. Ito pong sinasabi ko sa inyo ngayon, kung hindi nyo pa po ito maintindihan, sabi nga ng Lord, makinig ang may pandinig. Ano? Ito po yung principle sa kingdom, ang sinasabi ko sa inyo. Pero do it with faith. Kasi kung wala kang faith, nag-aalin lang ka, baliwala yan. Ang gusto ng Diyos, nagbibigay ng masaya. Bakit ka masaya? Kasi naintindihan mo. Kaya ka masaya nagbibigay. Katulad ng taga-Macedonians, yun ang ginawa ng biyaya ng Diyos sa kanilang puso. Nabaliktad. Sa mundo at sa Panginoon, baliktad. Ano? Sa mundo, pagka ikaw ay may pangangailangan, kailangan mag-keep ka para ma-prepare mo yung mapaghandaan mo yung pangangailangan mo. Yeah? Kailangan mag-keep ka. Yan ang sanlibutan. Pero kay Lord, pagka meron kang kailangan, magbigay ka. Yun ang principle ng kingdom. Kaya, pag hindi nyo po ito kayang abutin,
huwag niyong gawin. Na huwag yung maging intention nyo, ay sabi ni pastor, magbigay daw para magtanim para umani ng marami. Kung ang intention mo lang umani ng marami, hindi po tamang intention. Ang intention doon, ang sabi, magbigay ka ng masaya. Sino marunong dito sa farming? Yung sa balay. Nung araw, kayo po, nay, dati, wala pa naman, hindi naman uso yung binibili. Diba? Doon ka sa tinanim sa inani mo, doon ka kukuha ng bini. Ano yung una mong, saan mo kinukuha yung bini? Sa una o sa uli? Sa una nga, no? Doon mo kinukuha yung bini. Sa una, no? Ganun po yung principle. Kukunin mo yung binhi mo na itatanim sa una. Ayan. Ganyan po yung principle. Kaya, ang Diyos, ginagamit niyang principle, yung pagtatanim. Kasi dyan magaling na ang mga, yan po yung maraming tao ang nakakaalam tungkol sa pagtatanim. Kaya mga kapatid, kung kayo po'y nahihirapan sa buhay, mapapansin niyo, kasi kung ano lang yung ginawa mo, yun lang yung nagiging nare-receive mo. Yun lang yung nagiging reward mo, kung ano yung ginawa mo. Pero if you want to experience the faithfulness of God, the grace of God, sundin niyo yung kanyang principle. Anong sabi ng Lord? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Remember, this principle is only for those who are in the kingdom of God. Kung wala ka pa sa kingdom, hindi ito mag-work sa iyo. Paano mo malaman na sa kingdom ka na? Ang sabi ito, chapter 6 nga ng Matthew, ang sabi niya doon, 6:31, 32. Ayan, sabi niya, hindi ba ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Tignan natin yung 30, isa natin para mas makita. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya kailit ng inyong pananampalataya sa Kanya? 31. Kahit huwag kayo maglalasin, baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. And verse 32, hindi ba ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Referring sa ano? Nababahala saan? Kakainin, inumin at dadamitin. Alam na ninyong Ama na nasa langit ang kailangan ninyo, ang lahat na ito. Kaya ano unang pinagawa ng Panginoon Jesus? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, ano yung all these things? Repairing sa lahat ng pangangailangan natin, shall be added unto you. Hanapin mo yun na yung kingdom of God. Kaya itong mga, kapag ka ikaw ay, you're still looking for things, mga kakainin mo, mga damit or iinumin mo, you're still looking for things, wala ka pa sa kingdom. Kasi pag nasa kingdom ka na, nandun na lahat yun. Nandun na lahat. Kaya, this is for those who are in the kingdom. Kaya kung ikay naniniwala na ikay nasa kingdom, this is for you. Okay? So praise God. Hallelujah. Ngayon po tayo ay dadako sa pagbibigay bilang pagsamba sa ating Diyos. Ang sabi niya, di ba, yung kaninang binasa natin sa, I think that is in Psalms 96 verse 9. Uh-huh.
ako'y iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo, maghandog ng mga alay. Kanina na inalay natin ay mga awitin. At tapos, inalay natin ang ating pakikinig. Ngayon naman, ialay natin ngayon yung ating mga handog, bilang, yung ating treasure bilang handog sa Panginoon. Yan, at yan po ay part ng ating pag-worship kay Lord. Karapat dapat ba siyang handugan? Amen. Amen? Karapat dapat ba siyang handugan? Amen. Amen. So tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa pagkakataon. Sa bawat pagkakataon na ikay masamba namin, Panginoon. Sa lahat ng paraan, Panginoon, napakasarap mong alayan, O Diyos. Ha, tunay ka ng karapat dapat lang na paghandugan. Salamat sa kadakilaan ng iyong pag-ibig. Salamat sa kayamanan ng iyong biyaya. Lord, I pray, Father God, sa mga tao na ito na iyong pinagpala na, Panginoon. Patuloy mong pasaganahin sa kanilang puso, O Diyos. Hallelujah, ang pagsamba sa iyo. Patuloy mong pasaganahin sa kanilang puso ang lahat ng biyaya na iyong pinagkaloob sa kanila. Salamat po, Ama, at magagawa mong pasaganahin ang lahat ng bagay ng iyong biyaya sa kanilang buhay upang patuloy silang may magagamit sa mga pagkakawang gawa. Dahil ito ang iyong nais. I pray, Father God, and I declare your blessing, Panginoon, and favor upon this night of this brethren. Thank you, O Lord, sa iyo lahat ng papuri sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Everlasting in you is freedom.
joy, Alan Del Joe. And I will follow. Wow, praise the Lord. Ngayon, walang nakitang kumanta ito na solo. Talagang naghandog na ng awit. So, meron na namang, pwede palang ano, may ite-train na naman. May ite-train na naman. So, praise the Lord. Ayan. Yung mga kabataan, makapag-ano na. Pwede nang magbuo ng praise team. Dito sa Tanay. So, praise the Lord. Kaya ba? Sino yung mga willing na na magbuo ng praise team dito? Maging member ng praise team? Diba, si Nanay? Gusto mo mag-praise team? Sabi ko, kabataan eh. Nahampa kayo. Diba? Yeah. So, praise the Lord. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon. Nakuha niyo po ba yung message ng Lord ngayon? Kailangan po natin yun na laging suot para po tayo ay hindi na natatangay. Sabi nga natatangay ng mga masasakit na salita. Hindi para hindi po ang magdidikta ng iyong mararamdaman ay yung kapaligiran mo. Hindi magdidikta. Minsan, di ba? Pagka nasabihan ka ng masakit, nagre-rely ka dun sa nagbabase yung pakiramdam mo sa sinabi niya. Pag maganda ang sinabi, dun din nagbabase yung pakiramdam mo. Kaya pag sinabihan ka ng maganda, maganda rin yung pakiramdam mo. Pag sinabihan ka ng pangit, pangit din yung pakiramdam mo. No? Kasi yung iyong pakiramdam nakabase dun sa sinasabi ng tao. Pero hindi dapat ganun. Ikaw ang magpapasya kung ano ang gusto mong maramdaman. Ang pagiging masaya, hindi po yan nakadepende sa kung ano lang yung sitwasyon. Kung may pera ka lang, doon ka lang masaya. Nakadepende sa kung anong nangyayari. Di ba yung happiness, nakadepende yun sa kung ano yung nangyayari, on what is happening. Pero dapat, ang joy, hindi po nakadepende doon. Yan ay nakadepende sa ating spirit. Because joy is the fruit of spirit. The fruit of the spirit is love. Pero meron doon joy. Meron doon peace. Kaya hindi ikaw, hindi yung iba ang magdidikta kung ano yung dapat mong maramdaman. Hindi yung iba ang magdidikta na dapat magalit ka. Hindi yung iba ang magdidikta na dapat manakit ka. Hindi yung iba. Ikaw ang magpapasya sa sarili mo kung ano ang dapat mong maramdaman, kung ano yung dapat mong gawin, at kung ano yung dapat mong sabihin dahil ginagait ka ng Holy Spirit. Ikaw ang dapat magpasya. Ano kung galit sila? Pwede namang hindi ka galit eh. Pwede namang hindi ka galit eh. Ano kung nagsasalita sila ng masama? Dapat bang magsalita ka rin ng masama? Pwede ka namang hindi magsalita ng masama. Nasa iyong desisyon lang. Nasa iyong pasya.
Amen? Kaya sabi ng Lord, huwag mong gantihan ng masama yung masama, kundi daigin mo ng mabuti yung masama. Walang makakadaig sa masama kundi mabuti lang. Pag masama ang binalik mo, sabihin ko sa iyo, paligsahan kayo, pasamaan kayo ng pasamaan. Pasakita kayo ng pasakita. Pero kapag kayong mabuti ang iyong ginawa, sigurado, daig yung masama. Amen? Hallelujah. Ganyan po, dinaig ng Panginoon ang si Satan, ang kamatayan, ang mga rulers and principalities of this world. Ganyan po dinaig ng Panginoon. Ano? Pag-ibig ang ibinigay ng Diyos. Huh? For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, and whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen? So praise God. Kaya, ikaw magdidikta, huwag mo ngayon diktahan ka ng iba. Let the Holy Spirit guide you. Lead you. Amen? Sige po, tayong lahat tayo tumayo. Pasalamatan natin ang Lord. Sino po rito yung pinagpala ngayon? Amen. Pasalamatan natin ng Diyos. Hallelujah. Punigin natin ang Panginoon. Pagpilihin ka sa awit, itataas mo lang dikdinig, itatamal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kawalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Katulad at hindi ka may kukumpara kahit kanino man, Panginoon. Ama, salamat po o Diyos sa maga na ito, sa matagumpay na iyong gawain ngayong araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala at biyaya na natanggap namin noong nakaraang linggo kung paano mo kami iningatan, O God, at paano mo ipinrubay ang lahat ng pangangailangan ng mga kapatid na ito. Maraming salamat po o Diyos. At higit pa doon, Panginoon, lalo namin inaasahan kung paano mo kami pinagpala, kung paano mo kami iingatan, higit pa ang aming mararanasan. We expect greater things from you because you are a great God. Hallelujah. Kaya Ama, hallelujah. Lord, salamat po o Diyos sa patuloy mong pagbibigay ng karunungan, kaalaman, pangunawa, mga revelasyon o Diyos, upang
ito po ay magamit namin, Panginoon, sa pang-araw-araw naming mga buhay. Lord, thank you sa iyong mga lingkod na iyong ginamit, Panginoon, upang magpahayag ng iyong salita. O God, dalangin ko na patuloy mo siyang bigyan pa, Panginoon, ng karunungan, kaalaman, Panginoon, mga revelasyon, pangunawa, O Diyos, upang mas lalo mo pa siyang magamit, Panginoon, sa higit pang mga bagay, Panginoon, na naayon sa iyong kalooban. Ama, salamat po dahil niloob mo ng bawat isa sa amin ay makabahagi na maging tagapagmana ng iyong kaharian. Salamat sa kapangyarihan na patuloy namin nararanasan buhat sa iyo. Kaya Ama, hayaan mo na sa araw na ito, Panginoon, sa umagang ito, hallelujah, ng iyong mga pagpapala, ang iyong pabor ay diklar ako sa buhay ng mga kapatid na ito. Maging ang iyong pag-ibig, ang iyong kasaganahan, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang kapahingahan, kagalingan, kasaganahan, Panginoon, hallelujah, kalakasan, Panginoon, ay patuloy na sa makanila, Panginoon, patuloy nilang maranasan. Salamat, Ama, sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya at mayamang habag. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kalwalhatian, sa iyo ang kapangyarihan, magpakailanman. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, amen and amen. Tapos na po ang inyong sinuwa, sumayo po tayong takdang, ah, kaho ang walang na.